Paraling Panlipunan 5, Quarter 4, Week 4. Ang ating tatalakayin ang kahalagahan ng partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pagsulong ng pambansang kamalayan. Narito ang mga layunin. Una, natatalakay ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pagsulong ng kamalayang pambansa. Pangalawa, naitatala ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pagsulong ng kamalayang pambansa. At sa pangatlo, napahahalagahan ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pagsulong ng kamalayang pambansa. Ating umpisahan ang ating talakayan sa pagsasagot ng subukin. Panuto, isulat sa sagutang papel ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng tamang pahayag at mali kung hindi. Una, nagpakita ng pagtutol ang mga Pilipino sa mga pagmamalabis dulot ng maling pamamalakad ng mga pinunong Espanyol. Number 2, may ilang kababaihan na nakibaka laban sa mga Kastila. Number 3, ang Kristyanismo ay hindi lubusang lumaganap sa buong kapuluan. At sa number 4, ilan sa mga tinagurang isyu ng mga Pilipino ay ang baluktot na sistema ng monopolyo sa tabako, maling patakarang pang-agraryo at hindi pantay na pagtingin sa mga Pilipino. At sa number 5, ang mga Pilipino ay may damdaming makabayan. Sa ating pagpapatuloy, ating isaisip ang ilang mga tanong. Paano mapagtutulungan ng mga mamamayan na maalis ang mga hadlang sa pag-unlad ng kabuhayan sa bansa? Paano maipapakita ang tunay na diwang makabayan? Alam niyo ba na kailanman na hindi nasakop ng mga Espanyol ang ilang mga katutubong Pilipinong nanirahan sa mga bulubundukin ng Luzon? Kahit walang makabagong armas, matagumpay nilang naitaboy ang mga mananakop. Suriin natin ang kahalagahan ng partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pagsulong ng kamalayang pambansa. Nahahati ang mga pag-aalsang isinagawa ng mga Pilipino sa tatlong kadahilanan. Ito ay ang politikal, panrelihiyon at ekonomiko. Sa mga susunod na pahina ay ating makikita ang mga pag-aalsa, ang katawagan sa pag-aalsa, taon kailan ito nangyari, puok saan ito nangyari at dahilan ng kanilang pag-aalsa. Sino ang namuno sa pag-alasang ito at ang resulta ng alabanan? Sila ba ay tagumpay o naging bigo? Natutunan sa ating paksang aralin, sagutin ang mga sumusunod. Panuto, piliin mula sa kahon ang mga pangalan ng mga namuno sa pag-aalsa. Ilagay ito sa angkop na lalagyan sa mga kahon sa ibaba.